Ilog ng Euphrates, isa sa makasaysayang ilog na tumutulong kung papaano lumago at yumabong ang kabihasnan ng tao. Mula noon hanggang ngayon, libong taon na ang nakalilipas. Subalit ginulat ang mundo nang biglaan itong natuyo. Papaano na ang maraming individual na umaasa sa yaman nito? Kaya marami ang nakaabang sa kung ano ang kasunod na mangyayari sa natutuyong ilog ng Euphrates dahil sa isang hula sa Biblia na paglitaw ng apat na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Kaya't ang malaking katanungan ay kung natuyo nga ba ang makasaysayang ilog ng Euphrates dahil sa nalalapit na katuparan ayon sa mga talata ng Biblia o may iba pang dahilan na dapat nating malaman. Alright, welcome sa Karunungan PH! Ano ang mangyayari at ibig sabihin nito para sa hinaharap ng sangkatauhan? Ang ilog Euphrates, ang pinakamahabang ilog sa kanlurang Asya, ay unti-unting naglalaho, na dumadaloy sa bahagi ng tatlong mga bansang Turkey, Syria at Iraq, na tahanan ng humigit-kumulang 23 milyong mga individual. Gayunpaman, nangangamba ang kalagayan ng ilog na ikinabigla ng mga siyentipiko dahil sa mabilisang pagkatuyo nito. Sa kabilang banda, ang nangungunang relihiyon sa mundo ay may kakaibang pananaw tungkol sa tumutuyong ilog ng Euphrates. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa pag-unlad ng kabihasnan ng tao dahil isa ito sa dalawang malalaking ilog kabilang ang ilog Tigris na dumadaloy sa rehiyong kilala noon bilang Mesopotamia o rehiyong Turkey, Syria at Iraq sa modernong panahon na itinuturing na pinagmulan ng kabihasnan. Ang mga sinaunang kabihasnan tulad ng Sumerian, Babylonian at Assyrian ay yumabong dahil sa masaganang supply ng tubig na kanilang nakukuha mula sa ilog na ito upang mapalago ang kanilang mga pananim at iba pang mga pinagkukunan ng yaman. Ang ilog ay nagbibigay ng mahalagang supply ng malinis na tubig para sa mga taong naninirahan sa rehiyon. Ito ay ginagamit sa irigasyon upang suportahan ang agrikultura sa loob ng libu-libong taong nakalipas na nagpapalago ng kabihasnan at nagpapausbong ng populasyon. Sa pangkalahatan, ang ilog Euphrates ay may kasaysayan, kultura at ekonomikong kahalagahan na nagiging pangunahing yaman para sa mga rehiyong na nabanggit. Ang pamamahala at makatuwirang paggamit nito ay napakahalaga para sa kapakanan ng mga komunidad at ekosistema na umaasa dito. Subalit sa isang iglap, millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. Ayon sa pag-aaral ng NASA, sa pamamagitan ng kanilang satellite imaging, nakitang ang tubig na dumadaloy sa Euphrates ay bumaba na umabot sa 144 cubic kilometers o kasing dami ng buong tubig ng Dead Sea. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa mula taong 2003 hanggang 2009. Nakitang labis ang ibinaba sa nasabing ilog dahil dito marami ang nabahala sa kanilang natuklasang mabilis na pagkaubos ng tubig na ito na mas higit pa sa kanilang inaasahan. Sa mga may pananampalataya, ang pangyayaring ito ay may kabuluhan. Subalit sa mga hindi naniniwala, ito ay may ibang kadahilanan. Ang ilog Euphrates ay kabilang sa mga propesiya sa Biblia na ito ay matutuyo pagdating ng mga huling araw. Ito ay naitala sa loob ng maraming taong nakalipas na mababasa sa Bagong Tipan, Aklat ng Pahayag, Kabanata 16, ikalabing dalawang berso. Ang sabi, at ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa silangan. Kaya sa mga taong nakalipas nang simulang matuyo ang ilog na nabanggit sa Biblia ay mas lalong uminit ang usapin tungkol sa nalalapit na pagkagunaw ng mundo. Ano man ang totoong dahilan sa pangyayaring ito ay isa lamang ang malinaw para sa mga taong naniniwala sa Biblia. Ito ay ang unti-unti nang natutupad ang mga matagal ng propesiya sa pagtatapos ng mundo at pagbabalik ng Panginoong Hesukristo.
upang sa kanyang paghuhukom sa sangkatauhan. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. Tinitingnan at pinag-aaralan ng kakaibang anggulo kung papaanong ang isang lumang makasaysayang malaking ilog ng Euphrates ay bigla ang maglalaho. Sa mga hindi nakakaalam, ang ilog ng Euphrates ay dumadaloy pa mula sa bansang Turkey na siyang pinakapinanggagalingan nito. At ang ilan pang bahagi naman ay nanggagaling pa sa kanyang mga karatig bansang Syria at Iran. Ibig sabihin, lagpas kalahati ng supply ng kanilang tubig ay nagmula sa kontrol ng kanilang mga karatig bansa. Kaya labis itong nakaapekto sa kanila dahil kapag gagamit ng malaking porsyento ng tubig ang kanilang mga karatig bansa ay hihina naman ang kanilang supply. Isang malaking halimbawa dito ay ang labis na paggawa ng mga irrigation system na siyang nagsusupply sa kanilang pananim. Sa katunayan, sa kasalukuyan ng bansang Turkey ay nakagawa ng hindi bababa sa 50 malalaking dam, hindi pa kabilang dyan ang sa mga bansang Syria at Iran. Dahil dyan, labis itong nakaapekto sa daloy ng ilog patungong Iraq na kumukuha din ng supply sa ilog ng Euphrates at bumababa sa halos 80% mula sa regular na level nito. Kaya ang bansang Iraq ay nahaharap sa matinding tagtuyot na naging pangunahing problema na kanilang kinakaharap ngayon. Bukod pa riyan ay maaari ring idagdag ang suliraning nanggagaling mismo sa kanilang bansa. Isa sa pangunahing dahilan ng pagkatuyo ng ilog Euphrates ay ang pagbabago ng klima sa lugar na mas kakaiba kung ikukumpara mo sa dati. Dahil lumabas sa pag-aaral ng mga eksperto na nakita nilang may mga panahon ng tagtuyot at tag-ulan. At maaaring nagbabago ang mga pattern ng ulan sa rehiyon na ito dulot ng climate change. Ito ang nagdudulot ng mas mataas na rate ng pagbabawas ng tubig sa ilog kaysa sa mga pag-ulan na nagre-resulta sa pagkawala ng malaking porsyento ng tubig, dahilan ng pagkatuyo ng ilog. Isa din sa dahilan nito ay ang paggamit ng nasabing ilog, ang pagmimina, pagsasaka at pagpapalakas ng infrastruktura sa mga karatig ilog na rehiyon. O kahit sa kanila mismong lugar ay nagdudulot ng paggamit ng mas malaking porsyento ng tubig mula sa ilog Euphrates. Ito ay nagpapabawas sa dami ng tubig na dumadaloy sa ilog na nagre-resulta sa pagkatuyo nito. Isa pa sa mga dahilan ay ang paglubo ng populasyon sa lugar. Hindi naman hamak na mas dumami ang mga tao kung ikumpara mo ito kaysa sa dati, na aabot sa duble o kahit triple na ang kanilang populasyon. Ang paglubo ng populasyon sa mga komunidad na umaasa sa ilog ng Euphrates para sa kanilang pangangailangan sa tubig ay nagdudulot ng mas mataas na demand para dito. Dahil dyan ang ilog ay mas mabilis na nauubos kaysa sa kakayahan nito na mag-replenish ng tubig. Kasunod dyan ang pollution. Dahil kung mas malaki ang populasyon ng tao ay mas dadami ang maaaring maambag na pollution. Ang pollution mula sa industrialisasyon at urbanisasyon sa paligid ng ilog Euphrates ay nagiging sanhi ng degradasyon ng kalidad ng tubig. Ito ay nagdudulot ng mga problemang kalusugan na nagpapabawas sa kakayahan ng ilog na maging sustainable. At ang panghuli ay ang kawalan ng koordinasyon ng mga taong pangalagaan ng ilog. Ang kakulangan sa koordinasyon ng mga tao sa paggamit ng tubig at pangangasiwa sa ilog ay nagdudulot ng sobrang paggamit nito dahil sa hindi wastong pamamahala. Sa pangkalahatan ng pagkatuyo ng ilog ng Euphrates ay isang malubhang krisis na nagdudulot ng pamalawakang epekto hindi lamang sa kalikasan at hayop kundi pati na rin sa mga komunidad na umaasa rito para sa kanilang pangunahing pinagkukuna ng tubig. Kinakailangan nilang umaksyon ng mga pangunahing hakbangin para masolusyonan ang krisis na kanilang kinakaharap at mapanatiling protektahan ang kalusugan ng ilog na kanilang itinuturing na kayamanan upang hanggang sa kanilang susunod na henerasyon ay mapapakinabangan. Ano man ang totoong dahilan sa krisis na kanilang kinakaharap, katuparan man sa sinasabi ng Biblia tungkol sa paparating na pagwawakas ng sanlibutan o natural lamang na pagbabago ng panahon, itiista ka man o may pananampalataya ay isa lamang ang sigurado tungkol sa krisis na ito. Kailangan natin ng pagkakaisa at mag-isip kung paano masolusyonan ang kahirapang ating kahaharapin. Dahil kahit kailan ay hindi solusyon ang pakikipagtalo sa iba. Sa halip ay nakakaapekto ito sa damdamin at pananaw ng iyong kapwa.
nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. At i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.